35. At kung titignan po natin, 'di ba? Napaka konti na lang pala, no? Matatapos na natin itong book ng Exodus at magpo-proceed po tayo, no, dito po sa Leviticus. Titignan natin sa gabi po na ito kung ano po yung ituturo, 'di ba, sa atin ng Lord sa pamamagitan po ano ng kanya pong salita. At nakita rin po natin na sa mga previous na mga pinag-aralan po natin yung mga lessons, 'di ba, ng Lord dito po sa mga Israelita patungkol po sa tabernacle na kanila pong i-build. At kung titignan natin from magmula dito po sa chapter po na ito, from 35, 36, 37, yan, 38 hanggang 39, 40, hanggang sa katapusan po ng chapter na ito ng Exodus, makikita natin na magsisimula na po sila or nasa process na po sila, di ba, ng pag-build doon po sa tabernacle na sinasabi po ng Lord. So, lahat ng mga lessons, lahat ng mga pagtuturo ng Panginoon, lahat ng mga sinasabi po ng Lord sa kanila, doon po sa mga previous na napag-aralan po natin regarding po doon po sa tabernacle, they will put it already into reality or sa actions. Ano, makikita natin na magsisimula na silang mag-build. Tayo man na nag-aaral po ngayon sa mga oras na ito, parang magmumukha rin po tayong mga carpintero, builder, 'di ba? At napaka-exciting. At kung kayo po ay kasama po natin nung tayo po ay pumunta po doon po sa team na, 'di ba? Nag-build po sila doon ng replica ng tabernacle. At talagang na natutuwa lang talaga ako na nakita ko po 'yun ng personal, kasi by reading yung mga materials po na katulad po ng meron po tayo, ang hirap makita sa imagination kung ano yung itsura, gaano ba ito kalaki, bakit kailangan talagang nagtagal sila, 'di ba, sa pag-build na itinayo po nila ito, inayos po nila ito, 'di ba, ayon po doon po sa instruction ng Panginoon, pero ilang buwan po yung kanilang ginugol po doon, 'di ba, sa bi-build, 'di ba, ng tabernacle. 6 months po yata yung kanilang yung duration hanggang sa nakumpleto po nila yung building ng tabernacle. At nakakatuwa lang kasi yung pag-build po nito, 'di ba, ay talagang kumbaga sa kapanahon na natin naka-program siya, 'di ba, na hindi siya magi-stay sa isang place lang, kundi madali lang nila itong tatanggalin, ipapak, 'di ba, tapos i-build ulit. No, kung parang napaka, pag nakita po natin ito ng personal, ewan ko po sa inyo kung sino po yung mga nakasama natin. Diba? Pag nakita mo ito ng personal, parang ang simple-simple lang niya. Diba? Pero one thing na makikita po natin doon po sa paggawa po ng tabernakulo is yung bawat details, diba, na sinabi sa kanila ng Panginoon. At mababasa natin, makikita natin sa mga susunod pa nating papag-aralan na ginawa po nila yung tabernacle po na ito ayon doon sa instructions o doon po sa nais ng Panginoon. Kahit yung mga combinations of colors, mga kapatid, na talagang very perfect siya.
Di ba talagang lahat ng makikita mo doon po sa tabernacle, sa isang mindset ng isang ano, ng isang mananampalataya ng Panginoong Hesus sa kapanahunan po na ito, maa-amaze ka lang talaga kung paano prepare ng God, 'di ba, yung mga Israelita, yung mindset nila, yung puso nila, 'di ba, doon po sa ano, sa Diyos na ito na tumawag po sa kanila, hanggang doon sa pagpapakilala po niya sa mga susunod na mga mapapag-aralan natin, especially sa New Testament, kung sino yung kanila pong Messiah. Diba? Sino yung kanilang Messiah? Kasi everything in the tabernacle, makikita po natin doon, lagi po natin itong binabanggit, it speaks of our Lord Jesus Christ. And it speaks also to us, diba, na kailangan natin, diba, yung Diyos po na, na ito. Kailangan natin kahit doon po sa pagbibigay po ng pangalan ng Israel. Diba? Ang ganda-ganda lang. Hindi lang ito basta, ano, basta pinalitan yung pangalan ni Jacob. Diba? Kundi talagang, grabe lang talaga yung mindset ng Panginoon na kahit doon sa pagbibigay niya ng bansa po na ito, yung pangalan ng bansa po na ito na Israel, ay nag-i-speaks, diba, ng patungkol po sa kanya at kung papaano po niya minamahal at inaabot yung mga tao na narito. At tayo na mga nandito dito, mga kapatid, we can really understand it, diba, from the word Isra, diba, yung parang Isra, yung tulong, diba, sa madaling salita, tulong. Pag sinabi mong tulong, tapos yung El is Elohim, di ba? Israel. So from that, ano pa lang, makikita mo, pag binanggit mo yung Israel, unang maiisip mo talaga na nagkaroon ng bansa po na ito dahil sa tulong ni Yahweh, dahil sa kaloob ni Yahweh. Ang lahat ng tulong ay galing po sa Panginoon. Na makikita lang talaga natin kung paano niya tinulungan yung bansa po na ito, tinulungan yung mga tao po na ito hanggang sa ma-establish po nila yung kanila pong buhay dito, ano, sa lugar na kinaroroonan po natin. So, hindi, lagi nating sinasabi, diba, na minsan hindi aksidente na tayo po ay nandito, hindi talagang napaka-privilege lang talaga natin na pinagkalooban tayo ng Diyos out of many millions, 'di ba, of people sa atin pong country upang makita yung kabutihan na ito, 'di ba, ng Diyos sa kanila. Kasi every time, lagi ko rin po itong ini-explain na every time na makakakita tayo ng mga Hudyo, 'di ba, masasalubong natin sila, nakakasama natin sila, 'di ba, na nakikita na lagi natin sila sa atin pong mga paligid. Hindi lang talaga natin maiaalis, 'di ba, sa atin pong kaisipan yung pagpupuri po sa Diyos, sapagkat yung mga ipinangako niya na pinag-aaralan po natin is in reality sa atin pong mga mata, 'di ba, sa kapanahunan po na ito. Pangako niyang ibabalik niya sila, 'di ba, dito sa lugar na ito. Pangako niya na bibigyan sila ng isang bansa. Pangako niya na hindi sila iiwan. Pangako niya, 'di ba, na siya yung magiging Diyos nila at ang mga tao po na ito ang magiging tao, 'di ba, or anak ng Panginoon. Reality, nandito tayo. We are a living witness, 'di ba, of that grace, of that mercy, 'di ba, na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Napaka-imposibleng mangyari 'yun, ha. Kasi tagal-tagal na nilang nawala. Ang daming mga nandito sa lugar po na ito, 'di ba? Nagkaroon ng persecution sa Europe and so sa mga bansa na kinaroroonan po nila sa kapanahunan na 'yon. At may mga naka-occupy na dito po sa land na ito. Kahit sa simpleng history po nila, di ba? Parang napaka-imposible that in one day, mabuborn po yung bansa po na ito. Pero walang imposible na nakita po natin, di ba? Kahit kailan, kahit sa salita ng Panginoon na hindi kayang gawin, di ba, ng atin pong Panginoon. So let's look dito po sa chapter 35. Sabi dito, tinipon ni Moses, Exodus chapter 35, tinipon ni Moses ang buong Israel at kanyang
sinabi. Lagi kong binabanggit itong mga kapatid kasi 'di ba? Maraming tao to eh. Hindi lang kumbaga hindi lang libo yung pinag-uusapan dito, 'di ba? Kundi napakarami po nila, 'di ba, sa na kinuha ng Lord, iniahon ng Lord sa mula doon po sa kanilang pagkaalipin sa Egypt. At yung tipunin mo, sabi dito, hindi lang yung mga leaders eh, 'di ba, kundi buong Israel. Hindi sinabi yung mga leaders ng every tribe, yung mga ano, yung mga tatay ng every tribe kailangan ng magandang ano dito, talagang must have yung talent talaga ng organization. 'Di ba? Kasi kailangan ano eh, isipin mo kung paano mo titipunin yung lahat ng tao na nandito sa kapanahunan na na ito. Paano mo sila aanuhin? Eh, 'di ba? May mga generations, may mga marami silang i-consider, 'di ba? Pero makita natin na sinabi po dito na buong Israel, lahat sila ay tinipon po ano nitong si Moses. Bakit? Every time na makikita natin na may mga ganito na mga pagtawag, merong importanteng sinasabi, 'di ba, ang Panginoon. At hindi lang basta nagpatipon itong si Moses dahil gusto niya, 'di ba, gusto niyang mangumusta sa kanila, pero makikita natin na every time na nag-ask siya ng meeting, 'di ba, sa mga tao, laging may message, laging ang salita ng Panginoon, 'di ba, yung kanya pong ini-impart, 'di ba, sa kanila. Nakita ko lang that in every meetings, 'di ba, na kailangan nating ano, kailangan tayong magkaroon kasi maraming meeting ang mundo eh, 'di ba? Maraming po pwedeng pag-meetingan, marami kang po pwedeng puntahan. Pero how can you compare doon po sa meeting with the Lord, na yung salita ng Panginoon yung maririnig, 'di ba, ng mga tao, no? Hindi pwedeng i-compare ito, 'di ba, sa kahit na anumang meeting natin, sa kahit na anumang mga pagtitipon, 'di ba, na ginagawa natin. Sa kapanahunan na ito, 'di ba, daming mga pagtitipon ng kasal, pagtitipon ng binyag, pagtitipon ng mga fraternities, pagtitipon ng mga sports and everything. 'Di ba, dito sa Israel maraming ang tawag doon, yung very busy sa kani-kanila pong mga buhay, pero hindi natin lang talaga maikukumpara yung meeting na lagi po nating ginagawa, 'di ba, sa Panginoon. Yung salita ng Lord yung mas pre-priority, 'di ba, ng bawat isa, 'di ba, sa atin. Kasi kung mag-absent ka dito sa meeting na yun, ayaw kong umattend dyan, Moses, pare-parehas lang naman yung sasabihin, you will miss, 'di ba, you will miss the opportunity of hearing, 'di ba, yung salita ng Panginoon. You will miss lang talaga. Kahit sa church, mga kapatid, in every preachers, kahit sabihin mo na hindi magkakapare-parehas, 'di ba, yung minsan presentation lang naman yung pagkakaiba eh, pero the same word, 'di ba, yung salita ng Panginoon is the same na nai-spoke, yung the same na naiibahagi, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. And there will always a word, or there will always a message, 'di ba, na i-impart sa atin ng Panginoon. So let's hear kung ano ba yung sasabihin nitong si Moses sa mga tao. Sabi dito, ito ang iniuutos sa inyo ni Yahweh. Hindi sa akin, sabi niya, pwede akong magutos ng kahit na anuman. Kaya makikita mo lang talaga yung ano, yung isang leader na nag-hear, or yung isang leader na nakikinig, 'di ba, sa Panginoon. Na yung mga babanggitin niya is from the Lord, hindi yung ganyang kanya lang, kasi kahit gaano man siya katalino, kahit gaano man siya kagaling, kung hindi po ito galing po sa Panginoon, it doesn't help. Walang maitutulong, 'di ba, sa tao. Walang maitutulong sa kahit na anumang situation. Tingnan natin kasi kung ano ba yung sasabihin nitong si Yahweh ano sa mga tao, no. Sabi dito, 2 Verse 2,
Anim na araw kayong magtatrabaho, ngunit ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga na nakalaan sa akin. Ito na naman, 'di ba? Uulitin na naman. Pang ilang beses na itong sinasabi, 'di ba? Pang ilang beses na itong binabanggit, 'di ba, ng Panginoon magmula pa sa mga una-una natin na mga pinag-aralan, isa na ito sa mga batas na kanya pong ibinigay, 'di ba, sa mga tao. Ang titingnan natin, lagi nating sinasabi kasi mahalaga eh, kaya inuulit. Oo, inuulit. Pero makikita natin, mga kapatid, mahalaga, 'di ba? Oo, mahalaga kaya siya inuulit. Pero makikita kasi natin as we go on dito po sa mga susunod po ng mga chapters na ating papag-aralan, magiging busy na silang lahat eh. 'Di ba? Magiging busy sila sapagkat i-build, itatayo na yung tabernacle. Itatayo na nila, kailangan nila itong planuhin una sa lahat kasi hindi ka naman po pwedeng magbasta na lang mag-build, 'di ba? Nawala kayong plano. Naalala ko nung kami gumawa ng ano ba yung ginawa natin, Sister Grace, yung parador, 'di ba? Yung parador sa labas, 'di ba? Ano bang plano natin gawin nun? Lagayan yata ng sapatos, ano? Hindi kami, yung talagang nandun lang kami. Tapos, pukpuk dito, pukpuk doon. Di ba? Okay naman yung aming ginawa, na-build naman. Di ba? Pero, sa lahat ng gagawin, di ba? Importante yung planning. Ano ba yung mga kailangan nating materials? Di ba? Kasi nandun na yung instructions eh. Ano ba yung kailangan nating materials? Ano bang pako yung kailangan natin dito? Paano ba natin ito gagawin? Ano ba yung una nating gagawin? Kaya kung ano lang yung makita namin noon na na kahoy, sige, tagpi dito, tagpi doon, 'di ba? Yung parang sumasayaw yung, kasi hindi naman kami mga professionals, 'di ba? Pero malakas lang yung loob. Sumasayaw yung table, ang ginawa ay nilagyan ng mga yung mga maleta ba yun, yung mga lumang maleta, yung mga inilagay, yung mga timba, yung mga pupwedeng pang trap upang hindi yun. At hindi nga siya umuga, 'di ba? Pero kung titignan natin, mga kapatid, if we want to have masasabi natin na perfect yung gagawin po natin kahit sa mga simple pong mga bagay, we need to plan it. Kasi nandun na yung instructions eh. Saan tayo kukuha ngayon ng mga kahoy na gagamitin natin? Nandyan na yung nandyan na yung plano. Papaano yung mga materials? So, kailangan yung planuhin ito. Kung 6 months nilang ginawa, di ba yung tabernacle, nandiyan na lahat eh, kasi si God binigay na niya lahat eh. Anong klase ng kahoy, ano yung mga pwede ninyong gawin. So, kailangan mo ngayon ng mga skilled, di ba, ng mga workers na mag-i-implement or mag-i-execute ayon doon sa nais na forma, di ba, ng Panginoon. No? Pero, makikita po natin na unang-una sa mga instruction na iniutos sa kanila ng Diyos, buong Israel ito, ha? Hindi lang sa mga leaders, hindi lang doon sa mga gagawa. Kasi baka sabihin ng mga workers, exempted na kami sa Shabbat. Kasi we are also working for God. Sa Lord naman ito eh. Sa Lord naman kami magtatrabaho. So, probably may mga thinking na exempted na siguro kami sa Shabbat, na kailangan nating tapusin lahat ito para naman sa Panginoon eh. So, kahit Shabbat, magtrabaho na tayo, na wala tayong exempted tayo eh, kasi mga worker tayo eh, 'di ba, ng tabernacle. Pero makikita natin, mga kapatid, na lahat sila, worker ka man, 'di ba, mga kung ano man yung mga ginagawa, kung ano man yung assignment mo dito sa community po na ito, lahat sila ay binigyan ng ganito pong utos, 'di ba, ng Panginoon. At ano yung utos na yon? 6 na araw kayong magtatrabaho. Kahit ito ay para sa akin, mga workers ng tabernacle, sabi ng Lord, 6 na araw lang. Tandaan nyo, 6 na araw lang, 'di ba, kayong magtatrabaho. Kahit gaano pa kayo busy,
Di ba? Kasi hindi naman lahat sa kanila ay mag-work doon sa tabernacle. Yung mga skilled lang, yung talagang makikita natin as we go on sa ating pag-aaral, yung mga skilled na mga workers ay nandoon. Meron din yung mga nagsusupport. Siguro may mga naka-assign din sa paghahanap ng mga acacia na tree. Di ba? Kasi hindi naman lahat ng acacia ay pwede mong kuhanin at ano, pwede mong putol-putulin. Pipiliin nila kung ano yung ready. At nakita natin, di ba, yung mga acacia sa disyerto, hindi sila na katulad ng acacia na meron tayo, na walang mga tinik. Yung acacia sa disyerto nila, mga kapatid, ang daming mga tinik. So, kailangan, siguro may mga naka-assign doon, di ba, na magtatanggal ng tinik, isa dami ba naman nila. Kailangan mong i-assign yung bawat isa, di ba? May mga taga-buhat, siguro, may mga taga-tunaw ng gold, di ba? May mga taga-tahi. Marami po, magiging busy po yung lahat po sa kanila. At marahil may mga taga-pastol din, marahil may mga taga-luto din, di ba? Sa every assignment po na na meron po sila, may mga siguro may mga taga hanap din ng pagkain, 'di ba, sa kung saan man sila po pwedeng makahanap ng kanila pong mga kakainin sa kapanahon na 'yon. Pero no one is exempted pagdating po sa Shabbat, pagdating sa araw na itinakda, araw ng pamamahinga na itinakda ng Lord. Diba? Siya yung nagsabi nito eh. Diba? Minsan sa atin talagang minamaliit lang talaga natin minsan yung Diyos na ito kapag dinidisobey natin yung araw ng pamamahinga. Kasi siya mismo eh, maaring sabihin nila ng mga Israelita sa kapanahon na ito, Lord, exempted na kami kasi diba, nag-work naman kami for you. Or kaya, para naman ito sa tabernacle eh. Diba? Kailangan ano, exempted na kami sa Sabat-Sabat na 'yan, 'di ba? Pero hindi, 'di ba? Hindi si buong Israel yung tinipon po nitong si Moses upang ibigay yung utos na ito ng Diyos. Utos ng Diyos 'yun, kapatid eh. 'Di ba? Grabe lang talagang katigasan ng ulo ng isang nagsasabing mananampalataya siya ng Panginoon na hindi siya nagbibigay ng due respect sa araw na itinakda ng Diyos. Diba? Grabe lang talagang, ano yon, grabing, kumbaga parang you versus God. Diba? Kalaban kita, Diyos. Diba? Dahil di ako naniniwala sa araw ng pamamahinga. Kahit saan mo tignan, kapatid, no? Yung disobedience ng tao, hindi siya mananalo, di ba, sa harapan ng Panginoon kung ang Diyos ang kanyang kalaban. No? Sabi dito, ngunit ang ikapitong araw, sabi dito, anim na araw kayong magtatrabaho, ngunit ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga. Oh, hindi lang inisip ng Diyos na yung araw na ito ay ano, kailangan yung mag-day off. Sabi niya, kasi masyado na kayong busy. Pero yung araw na yon, di ba, hindi mo gagamitin para sa iyong sarili. Kasi sabi niya dito, mga kapatid, it's very clear na ito ay nakalaan sa akin. Di ba? Hindi niya sinabing nakalaan sa inyong sarili. Di ba? O mag-day off kayo, magpahinga kayo, mag-happy-happy kayo. Di ba? Anim na araw lang, napakahirap sa kapanahunan na 'yon, 'di ba, yung kanilang mga pagtatrabaho, especially yung mga ganito pong mga klase po ng trabaho, 'di ba, yung mga anong tawag din, constructions, 'di ba, na mga workers, napakahirap niyan kasi kailangan mo talaga i-exert lahat ng iyong lakas, lahat ng iyong effort. E disyerto yun, kapatid. Diba? Wala naman silang mga aircons sa kapanahunan na iyon. Tapos wala silang mga materials na katulad ng meron tayo ngayon. Kung sa pagpuputol ng bakal, diba? Ngayon, madali na lang eh kasi may mga machines eh. Pero sa kapanahunan na iyon, mano-mano yun. Pero kahit ano man yung ano, pagod mo, diba, after 6 days na pagtatrabaho mo, sabing ganon, magpahinga kayo from your work, from the work na meron kayo,
Pero yung araw na yon, nakalaan sa akin, hindi sa inyo, kundi nakalaan sa akin, nakalaan sa Panginoon. Very clear po yun, kahit saan mo tignan, dito po sa salita ng Panginoon, di ba? Makikita natin lang talaga yung kaliwanagan, di ba, sa salita ng Lord. Saan mo naman hindi pwedeng intindihin to? Parang hirap namang intindihin, sister. Eh, grabe naman, di ba? Aliwaliwanag naman na talagang napakasimple yung utos ng Diyos. Anim na araw lang talaga, kapatid, di ba, na pwedeng magtrabaho yung tao. At yung ikapito, nakalaan ito sa Panginoon. Kahit ano pa yung reasons mo, kahit ano eh, kasi sister yung alaga ko, kasi sister yung alaga ko, di ba, kasi ganito, kasi hindi mo kasi ako naiintindihan. Hindi magbibigay ang Diyos ng ganitong ano, ng ganitong batas, di ba, kahit ano man yung excuse mo, si Lord pa rin yung mananalo. Kawalan mo, di ba, kapag hindi ka sumunod sa Panginoon. Hindi ito kawalan ng Diyos eh. Kawalan ng tao na ayaw sumunod sa Panginoon. Kasi posible naman yung lahat ng bagay eh. Minsan kasi mas natatakot tayo sa tao kaysa sa Diyos. Pero subukan mong una matakot sa Diyos at titignan mo lahat ay susunod in your favor. Pero kapag tao yung higit na binigyan mo ng priority, mawawalan ka lang talaga, kapatid. Mawawalan ka, di ba, ng pagpapala mula sa Panginoon. Sabi dito, ano ba yung parusa, Lord, kung susuway kami? Di ba? Ano ba yung parusa kung susuwayin ko ito? Unang-una, ito yung batas na kanyang inutos sa kanila, di ba? Before building the tabernacle. No? Tayo man ay, ano din, di ba? Kasama din tayong builder, di ba? Sa tabernacle ng God, yung church ng Lord. May part po tayo. Bawat isa po sa atin may part, 'di ba, sa trabaho po na ito, 'di ba, sa iglesia ng Diyos. Ano yung parusa? Papatayin ang sinumang magtrabaho sa araw na iyon. Sa araw ng pamamahinga, huwag kayong magsisindi ng apoy sa lahat ng inyong mga tahanan. Huwag kayong magsisindi, sabi dito, ng apoy sa lahat ng inyong mga tahanan. Ibig sabihin nun, kahit, di ba, yung pagsindi naman sa kapanahon na ngayon, hindi naman katulad ng meron tayo ngayon, di ba, na isi-switch mo lang tapos may ilaw ka na. Mag-e-exert pa sila ng effort, kapatid, makapag-produce lang ng light sa kapanahonan na iyon. Di ba, yung, hindi natin alam kung ano po yung mga pamamaraan po nila, magkiskis ba sila ng mga bato or ano ba yung mga ginagawa po nila, 'di ba? Nagtatrabaho sila eh sa kung paano po sila mag-produce ng light, 'di ba, sa kapanahunan po na iyon. Pero one thing that struck me dito sa salita ng Lord, napapatayin daw yung sino mang magtrabaho sa araw na yon. Kasi dinisobey mo yung sabi, hindi ako naniniwala dyan. Di ba? Para naman ito sa Panginoon. At kapag ganun po yung dinisobey po yung utos ng Diyos, sabi dito, papatayin eh. Di ba? Yung sino mang magtrabaho sa araw na yon. Di ba? Totoo naman sa kapanahonan din natin ngayon, mga kapatid, that those people who are disobedient to this law, hindi man sila papatayin physically, spiritually, mamamatay sila. 'Di ba? Patay sila, 'di ba? Sa harapan ng Panginoon. Hindi sila nakikita kasi mga una sa lahat, hindi nila pinili, 'di ba, na sumunod sa Panginoon. Spiritually patay, hindi sila nakikita, 'di ba, ng Diyos. Kasi wala na silang buhay, wala silang alam mo 'yun, yung pag sinabi mong walang buhay, hindi na sila nag-i-exist, 'di ba, sa harapan ng Panginoon. At 'yan yung pinakamahirap, 'di ba, yung i-consider ka na patay na, 'di ba, sa Panginoon. Yung relasyon mo sa Lord ay wala na. Kaya grabe pala yung mag-disobey nito. Matakot lang talaga yung bawat isa sa atin, 'di ba? Matakot lang talaga tayo sa Panginoon, 'di ba, in disobeying this, kasi sabi dito, kung nag-command siya na sino man yung magtrabaho, papatayin. Ibig sabihin nun, wala ka nang magiging puwang sa tahanan ng Diyos. Wala ka nang magiging puwang sa bayan ng Diyos.
'Di ba? Wala na kasi papatayin ka na eh. Hindi ka na magi-exist, wawalain ka doon sa records ng mga tao or mga anak or mga lingkod, 'di ba, ng Panginoon. And how many of us are not clinging, 'di ba, dito po sa salita na ito ng Panginoon. Hindi pa uli ang lahat, 'di ba? We can still come to God in repentance and do our, parang katulad ni Paul, 'di ba, na nagbalik loob, 'di ba, sa Panginoon. Kahit doon po sa mga lumayo, kina David, 'di ba, nagbalik loob po sila sa Panginoon. Verse 4, sabi dito, na pag-aralan na rin po natin ito sa Exodus 25 at uulitin po ulit, 'di ba, sa kapanahunan po na ito. Every time, ilang beses na po ba tayong nag-aral sa salita ng Lord, mga kapatid? 'Di ba, ang daming mga panahon na, 'di ba, sa tanang buhay, sa yung edad ng iglesia, ganyan na rin po katagal tayong nag-aaral at nagpabalik-balik, ilang balik na po tayo, 'di ba, sa pag-aaral sa salita po ng Panginoon. But every time na binabasa po natin, every time na nag-aaral po natin, nag-a-add, mayroon laging additional na revelation, 'di ba, sa atin ng Lord, no? Katulad din po dito na napag-aralan na natin ito sa chapter 25 verses 1 to 9 at uulitin po ulit ito, 'di ba, sa kanila. Sabi ko nga, may tendency kasi yung tao na makalimot eh. Pero salamat sa Panginoon na lagi siyang nagre-remind, lagi siyang nagsasabi, ito yung iutos mo. Kasi nababasa, nakikita ng Diyos eh, alam ng Diyos yung isip, puso, katauhan, 'di ba, ng isang tao. Grabe lang talaga yung yung grasya ng Diyos na sabihin ulit ito kapag nakita niya na ito, nakalimot na ito eh. 'Di ba? Nalimutan na naman nila ulit yung salita ko, Moses. Sabihin mo ulit sa kanila. At minsan sabi ng tao, ulit-ulit lang, pero ang totoo, 'di ba, nakalimutan. 'Di ba? Nakalimutan or hindi binigyan ng halaga. So tingnan natin, uulitin ulit sa atin yung ganito pong katuruan. Sabi dito, sinabi ni Moses sa mga Israelita, ito ang iniuutos ni Yahweh. Gusto ko lang yung ganun, no, na every time that you will talk to people, hindi yung kuro-kuro mo yung sasabihin mo. Pero maganda pala na ito ang sabi ng Lord, sister. Ito yung sabi ng Lord, brother. In every situations, 'di ba? In every circumstances, in every problems. Minsan kasi 'di ba, sumaharap tayo sa tao, tapos sumaharap tayo as yung thinking natin, yung mindset natin is pantao lang. Pero maganda pala na i-exercise po natin that in every word na lumalabas po sa ating mga bibig, especially in meeting people, is yung word ng Panginoon. Kasi ganun si Moses, 'di ba, every time that he meets with people, lagi niyang sinasabi, ito ang sinasabi ni Yahweh. Hindi niya sinabing, ganito kasi yun eh. Ito dapat yung gawin natin eh. Every time na makikita natin that he speaks with people, lagi niyang sinasabi, ito ang sinasabi or inuutos ni Yahweh. At sino ang tao para mag-disobey kung utos ito ni Yahweh? 'Di ba? Sabi dito, anong gagawin Moses? Ano yung inuutos niya? 'Di ba? Sabi dito, maghandog kayo kay Yahweh. Maghandog kayo kay Yahweh. Period. Maghandog kayo. Ano yung aming mga ihahandog? Ano yung ihahandog namin dito kay Yahweh? Sabi dito, ito ang maaari. Ito yung maaari ninyong ihandog kay Yahweh. Sabi niya, ginto, pilak, at tanso. Grabe naman, nagkandahirap kami sa pagbubuhat-buhat. Akala namin magiging kayamanan namin ito, di ba? Or magiging security namin dito. Ito yung magiging pasimula namin ng aming buhay doon sa sinasabi ni Yahweh na land, di ba? Doon sa pagdadalhan niya sa amin, ito yung aming ito yung aming kayamanan, di ba? Kinuha nila ito sa mga Egyptians. Kumbaga, humingi sila sa
mga Egyptians, kung ano yung kanilang maibigan, hiningi nila, at pinagkaloob ni Yahweh na, ano, yung, alam mo yun, yung maging bukal sa loob ng mga Egyptians na ibigay sa kanila kung anuman yung hilingin nila, di ba, sa mga ito. Tapos ganito yung mangyayari, di ba, magkakaroon ng open, ano dito, yung open, ano bang tawag dun, yung, pag nagbigay ka, hindi lang siya love offering, di ba, kundi ito yung maaari ninyong, ano, sabi dito, ihandog, di ba? Kanino maghahandog? Kay Yahweh. At ang ihahandog ay ginto, pilak, at tanso. So, isipin mo ngayon, ginto. Di ba maraming mga tao sa kapanahunan natin ngayon, mas madali sa kanila na i-commit yung puso nila, i-commit yung mindset nila, di ba, sa Panginoon. Pero minsan, may mga tao na pagdating sa pocket, di ba, pagdating sa kayamanan, or pagdating sa mga iniingatan nila, kayo mga kapatid, di ba, kaya ba ninyong ibigay kung ano yung precious, di ba, sa inyo? Materially, di ba, yung material, kung ano yung meron ka, si binigay ko naman na yung buhay ko eh, dito sabi niya, maghandog kayo kasi para ito sa tabernacle. Materially, ano ba yung higit na iniingatan mo? Di ba? Ano yung meron ka na higit na iniingatan mo, minamahal mo? Di ba? Yung tinitreasure mo. Ay, dito tinitreasure nila yung mga bagay na ito eh, kasi maganda yung value nito eh. Kahit sa kapanahonan natin, maganda yung value ng gold, etong pilak, di ba? Yung tanso, maganda yung mga ganun eh. Pero kaya mo ba itong ihandog, di ba, sa Panginoon? Sabi dito, lanang asul, eh, gusto ko ng ibang kulay, Lord eh. Pero makikita natin that in every details na sinasabi po ng Panginoon, ito yung gusto niya, hindi ka pa pwedeng magbigay ng ganang iyo eh. Kasi, di ba, ito ay handog kay Yahweh. Ito ay, may requirements pala sa paghahandog, kapatid. Hindi lang basta nagbigay ka. Minsan, yung gift na binibigay natin, di ba, sa iba, di naman niya yun gusto. Or hindi, nahiya na lang, di ba? Kasi, gift mo eh. Pero makikita natin na sa paghahandog pala sa Panginoon, magandang pattern yun na, ako, nagsasabi ako eh kung ano yung gusto ko. Diba? Kasi may mga instances na kapag nagbigay ka ng hindi ko gusto, hindi ko rin yan gagamitin. Diba? Hindi rin yan mapapakinabangan. Sa Lord, ito yung kanyang nais, ito yung kanyang gusto. Diba? Lanang asul, hindi mo ka pwedeng magbigay ng ibang kulay. Kasi every colors, every details, it speaks doon po sa kanyang purpose. No, makikita natin yan as we go on. At kulay pula, sabi niya, gayon din ng pinong sinulid na lino, hindi pwedeng malaki, hindi pwedeng, ano, kahit na anong sinulid. Minsan ganyan, pag nagbigay tayo sa Lord, kahit ano na, di ba? Pero hindi, merong special requirement ang Lord, especially kapag doon po sa kanyang, pagdating po sa kanyang purpose, no? Sabi dito, at balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula. Eh, babae lang yung ano, bakit hindi pwede yung babae, di ba? Lalaki yung requirement, kapatid, eh. So, lalaki yung ibibigay, di ba? At kukulayan siya ng pula, hindi pwedeng dilaw, di ba? Kasi pula yung sinasabi, di ba, ng Panginoon. Mainam na balat at kahoy na akasya, langis para sa ilawan, pabangong panghalo sa langis na pampahid at sa insenso. Maghahandog din sila ng mga alahas na kornalina at mamahaling, hindi niya sinabing yung mga luma, ano? Mamahaling alahas na pampalamuti sa ephod at sa pictorial ng pinakapunong pari. Kung titignan mo yung requirements ng God, mga kapatid, hindi siya cheap. Pag nagbigay ka ba sa Lord, yung pinaka the best ba yung ibinibigay mo?
Kasi yun yung ano eh sa kanyang requirement na offering to eh, 'di ba? Paghahandog, 'di ba? Mataas yung kanyang ano, mataas na quality, mataas yung kalidad, 'di ba, ng requirements ng God. Kaya be careful lang pala tayo talaga ano in giving to God. Kasi mataas yung kanyang standard eh, 'di ba? The best yung kanyang pinipili, 'di ba, na standard, no? Sabi dito, tipunin mo ang lahat ng mahuhusay na manggagawa at sila ang paggawain ng tabernakulo, ng tulda at ng mga tabing nito, ng mga kawit at ng mga patayo at pahalang na balangkas, ng mga tukod at ng mga patungan nito. Hindi kung sino-sino lang, 'di ba? Yung pipiliin na gagawa, o available ka ba? Eh, ikaw na lang, 'di ba? Kundi maging doon sa ano, sa mga workers, mga kapatid ng pag ano, nagagawa doon po sa tabernacle, yung tabernakulo, pili. 'Di ba? Tupunin mo, sabi dito, yung lahat ng mahuhusay, yung mahuhusay, 'di ba, na manggagawa. At kilala ito ni Moses, mga kapatid, kasi they work, 'di ba, sa Egypt as slaves. Alam niya yun, di ba? As slave sila, ang dami-dami nilang lamang sa mga oras na yon, di ba, na nasa Egypt po sila, eh, kailangan nilang i-perfect yung kanilang trabaho, di ba? Kasi kung hindi, mapaparusahan sila, eh, may mga kapatas na nagroronda doon at nag-check, di ba, sa kanila pong mga ginagawa. Ngayon, dito naman, wala na silang ano, wala nang papalo sa kanila, wala nang magmamadali sa kanila sa pagtatrabaho. Lamang, mga kapatid, makikita po natin na kahit magiging malaya na po sila, 'di ba, sa paggawa ng tabernacle po na ito, pero makita natin na sinasabi pa rin po ng Diyos dapat yung mahusay yung gagawa, hindi kung sino-sino lang. 'Di ba? Kaya nga na ano eh, nung nagpagawa po kami ng bahay, 'di ba? Kahit yung magsusorbetes eh may idea. 'Di ba? Kaya kung titingnan mo yung bahay po namin, maraming idea. Pagtingin mo lang talaga, ang daming idea eh. Makikita mo yun eh, 'di ba? Sa forma ng bahay, kasi nagpadala ako dati ng plano, pero sa dami ng idea kasi, 'di ba, may sasabi na mahirap yung mas maganda yung ganito, mahirap gawin ito, mas maganda yung ganito, mas maganda yung ganito. Eh kahit pala yung magsusorbetes, 'di ba, may nabanggit, 'di ba, na kanyang idea na yung pintuan ay hindi dapat dito, doon dapat. 'Di ba? At na ano, na welcome yung kanyang ano, yung kanyang idea. Kaya kung pupunta mo kayo sa bahay namin, ang daming pintuan doon. At minsan malilito ka, di ba, kung saan ka ba susuot. Di ba? Pero makikita, isa lang yung mindset ng ano eh, ng gagawa dito eh. Di ba? Under doon po sa instructions ng God. Kasi gusto ng Lord na hindi magkaroon ng problema even in building. Kasi siya yung ano eh, siya yung builder nito, siya yung architect po nito, execution lang yung mga tao, 'di ba? Mag-execute lang sila. Lamang mahuhusay dapat yung gagawa. Kasi kapag hindi mahusay, kapatid, doon mo pa lang sa field ano, tuturuan, eh magtatagal kayo. 'Di ba? Kasi magiging reject yung mga una niyang mga gagawin. 'Di ba? O kaya mapipino man ito or whatsoever, piliin mo Moses yung mga mahuhusay, 'di ba? Nagagawa doon sa tabernacle. Kasi marami silang gagawin eh. Sabi dito, tulda, tabing, kawit, pati yung kawit, patayo, sabi dito, kawit at ng mga patayo, yung mga poste, yung mga pahalang, 'di ba, na balangkas, yung mga pantukod, yung mga
patungan, 'di ba? Yung mga mahuhusay lang para walang masira sa mga materials at hindi rin masisira yung araw ninyo, 'di ba? Hindi kayo magtatagal, hindi masasayang, 'di ba, yung inyong araw. 12, sila rin ang gagawa, sabi dito, ng kaban ng tipan at ng mga pasanan nito, gayon din ng luklukan ng awa at ng tabing nito. Sila rin, yung mga mahuhusay na ito, ang gagawa ng mesa, 'di ba, ng mga paa at lahat ng kagamitan nito, ng lalagyan ng tinapay na ihahandog sa Diyos, ng ilawan, ng mga gamitan nito, ng mga ilaw, ng langis para rito. So magiging busy lahat sila, mga kapatid. 'Di ba, nabanggit ko po kanina na may kanya-kanya pong mga assignments 'yan. Ang galing-galing lang talaga ng Lord na kaya niyang patakbuhin yung lahat ng ano, ng kaya niyang paggawin lahat ng mga tao po na ito ayon doon po sa kanyang nais. 'Di ba? So makikita natin that even Moses will be busy too. 'Di ba? Kasi kailangan niyang i-supervise 'di ba yung lahat ng ito. Pero makikita natin na kahit gaano man sila ka-busy, 6 na araw lang sila magtatrabaho. 'Di ba? Sa ikapito, ito pa rin ay nakalaan, 'di ba, kay Yahweh. Sila rin ang gagawa ng altar na sunugan ng insenso, pati ang mga pasanan nito, ang langis na pampahid, ang mabangong insenso at ng kurtinang ilalagay sa pintuan ng tabernakulo, ng altar na sunugan ng mga handog, ng mga ng parilyang tanso, ng mga pasanan at ng mga gamitang kasama ng altar, ng palanggana at ng patungan nito. No? Sa tayo na nakapunta po doon sa, ano, sa timnan, naiintindihan natin kung ano po yung mga binabanggit po dito. Kasi diba, may tatlong portions po doon eh. Diba, yung pagpasok mo doon sa ano sa tent of meeting, 'di ba? May makikita ka doon na yung sunugan po nila ng mga offering, tapos may palanggana doon, tapos may yung mga kurtina na binabanggit na nakalagay, 'di ba, doon po sa mga lalagyan upang hindi naked yung loob ng tabernacle, 'di ba? May mga kulay-kulay 'yun eh, may mga disenyo po 'yun eh, 'di ba, na nakita po natin. Kahit hindi po ito yung dati, 'di ba? Pero ito po ay replica. Ginawa po talaga nila ito upang lalong maintindihan at maunawaan natin kung ano po yung sinasabing tabernacle, no? Tabernacle. Sabi dito, sila rin ang gagawa ng mga tabing ng bulwagan, ng mga tukod na pagkakabitan at ng mga patungan ng tukod pati sa kurtina ng pintuan. At isa sa mga nakita ko po doon, mga kapatid, nung nagpunta po tayo doon, yung mga kabitan na ito, yung mga tukod na ito, hindi ko masyado itong naiintindihan by reading this. Diba? Pero nung pumunta po tayo doon, ang ganda lang talaga pala na isang hila mo lang, tanggal lahat yung yung dingding, 'di ba? Tapos isang push mo lang, 'di ba? Naka-connect na siya, 'di ba, sa mga yung mga butas-butas na upang magbigay ito yung parang pinaka-dingding, 'di ba, ng tabernacle, no? So yung bawat details makikita mo na bakit kaya ganoon, ilang araw ba silang nagtatanggal nito, ilang araw ba silang naglalagay po ulit dito. Pero yung constructions po kasi, na ayon doon po sa nais ng God, ay hindi naging pabigat sa kanila. Yung unang-una lang, di ba? Pero no, pag lumilipat na sila, hindi na ito mahirap, di ba, na i-build sa kanila. Kasi nandyan na eh, nandyan na lahat, di ba, naka-ready na po ito, di ba, sa kanila. No? Sabi dito, sila rin ang gagawa ng tulos ng mga lubid na gagamitin sa tabernakulo at sa mga tabing, ang mamahaling kasuotan ng mga pari na gagamitin pagpasok nila sa dakong banal, ng mga damit na gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa kanilang paglilingkod sa akin bilang mga pari. So, grabe lang, no? Hindi lang basta-basta yung mga gagawa po nito, kundi yung talagang mahuhusay.
'di ba, yung gagawa. At kung iisipin natin, mga kapatid, 'di ba, kung titignan natin, kasi may mga ganung questions dati na pwede ba yung mga unbeliever gumawa ng ganito? 'Di ba? Pwede ba yung mga sila na lang kasi marami namang magagaling eh na mga unbelievers. Kung titignan natin dito sa grupo po ng mga Israelita, 'di ba, na kasama, no, na inilabas ng Lord, eh, mga Israelita po ito, ipinili ng Diyos. At kung meron man, 'di ba, na ano, meron man na nakasama po sa kanila na nag-embrace, 'di ba, doon po sa kanila pong wala pa naman kasi silang ano dito, 'di ba, nagpapakilala pa lang si Yahweh sa kapanahunan po na ito, 'di ba, sa kanila. Alam nila na ito yung Diyos ng kanilang mga kanunuhan, pero hindi pa nila lubusan nakilala po yung Panginoon, 'di ba, sa kapanahunan na ito. Nagpapakilala pa lang ang Lord, 'di ba, sa generation, 'di ba, na ito. Pero makikita natin na doon po sa pagpili ng mga tao po na ito, lahi nila ito eh, 'di ba? Kalahi po nila, 'di ba? Mga Israelita po, 'di ba, yung pinili. Kasi makikita natin mani-name din, 'di ba, yung ilan po sa kanila na mga naggawa or gumagawa ng ganito pong gawain, 'di ba, sa kanila. So bakit ka kukuha ng isang taong walang paniniwala sa Panginoon kung meron namang kayong mga kasama or yung mga kalahi ninyo? Eh wala naman sister na magaling or matalino, 'di ba, na gagawa ng bagay nito. Hindi, marami, 'di ba? Napakarami. Alam mo lang minsan ayaw lang kasing mag-commit, 'di ba? Kaya hindi sila na nakakapag-contribute, 'di ba, sa gawain ng Lord. Kasi dalawang klase lang ng Kristiyano eh, 'di ba, yung pupwede mong makita sa loob ng iglesia, yung isa consumer at yung isa contributor, 'di ba? Nagko-contribute ka. Kung ano yung alam mo yun, yung talagang nagbibigay ka ng panahon mo. Yung iba consumer eh, yung ano yung mahihita ko diyan, yung kino-consume niya lang kung ano yung maibibigay sa kanya, 'di ba, ng iglesia. 'Di ba, yung mga consumer, nagbe-benefit lang sila doon sa maibibigay sa kanila. Pero kapag contributor ka, 'di ba, makikita mo that whatever you have, ano man yung meron ka, you will give it. You will contribute it. Hindi ka take lang ng take, kundi ikaw ay giver, 'di ba? Ikaw ay nagbibigay, 'di ba, sa gawain po ng Panginoon. Ang tanong doon, tayo po ba ay consumer or tayo po ba ay contributor, 'di ba, sa gawain ng Lord? Marami yung consumer eh, pero yung contribute, kaya nga lacking ng workers eh, 'di ba? Kasi may mga nagsasabing the so-called Christian consumer ang marami, 'di ba? Hindi contributor. hindi sila contributor, no? Sabi dito, hanggang doon na lang po siguro tayo, no? Hanggang doon na lang. Verse 20 tayo bukas. Ako rin pala, ano? Verse 20, ano yung papag-aralan po natin bukas. So, ita-type ko na lang, Sister Demi, yung ating pong question. Erev Tob po at God bless.